Ito nga ang mga naging reaksyon ng mga Grizzlies player matapos silang pauwiin ng Lakers in 6 games sa first round series na ito. At tunay na nga natin itong si Coach Jenkins kung saan sinabi niya na shoutout nga daw sa Lakers sa kanilang panalo dahil they played a heck of a series nga daw laban sa kanila. Marami daw silang ginawang maganda sa opensa at sa depensa at sigurado daw nang dahil sa series na ito ay mas magiging magaling pa daw ang Grizzlies nang dahil may matututunan sila dito. Nakakadismayaman daw ang resulta dahil parang hindi daw nila nagawa yung mga dapat nilang gawin. Pero shoutout pa nga rin daw kay Coach Darvin Ham pati na din daw sa kanyang mga coaching staff dahil maganda daw talaga ang ginawa nila dito sa team ng Lakers. They had a great game plan defensively, a great game plan offensively. Yan mga idol ang sinabi ni Coach Jenkins. They had done a phenomenal job nga daw sabi na ito ng coach ng Grizzlies kaya congratulations nga daw sa kanila. At ito namang si Ja Morant mga idol, ito ang kanyang mga naging payag. Ang kanilang nga daw gagawin na ngayon ay mag-focus na lang sa pagiging healthy as a team. Ayun nga daw ang kanilang number one na gagawin ngayong off-season. And then next daw ay patuloy lang sila sa pag-e-ensayo. Feeling nga din daw ni Ja Morant na mas magiging magaling pa nga daw sana sila kung healthy sila. Si Steven Adams nga daw nawala ngayon dahil sa injury na kanilang rebounder na noong regular season daw ay tinanghal na best rebounder in the NBA ayon kay Morant ay wala nang dahil sa kanyang injuries sa series na ito. At ang rebounding nga daw talaga ang problema nila ngayon against sa Lakers. Tapos wala pa nga rin daw itong si Brandon Clark sa kanilang team nang dahil din sa injuries na malaking tulong daw sa kanilang bench pagdating sa rebounding pati na rin sa scoring department. Tapos isama pa nga daw si Luke Kennard na kanilang spacer sa court nang dahil sa kanyang shooting tapos siya rin daw injured at hindi 100% sa series na ito. Pero patuloy pa nga rin daw silang naglaro kung sino lang yung available na players sa kanila. Ito namang si Desmond Bane ang kanyang nasabi sa exit interview na rin na ito mga idol ay natutunan nga daw nila sa series na ito against sa Lakers ay they have to be better as a team at kailangan din daw nilang maging healthy. Give credit nga rin daw sa Lakers sa kanilang naging depensa sa kanya at talaga naman daw na biniblitz siya every time na siya ay gagamit ng pick and roll. Tapos samahan pa nga daw na wala itong si Luke Kennard ngayon na kanilang spacer at threat sa ibang teams kaya lalo daw na mas nakapag-focus ang Lakers defense sa kanya. Hats off nga daw sa team ng Lakers nang dahil talagang tinalo daw sila pagdating sa rebounding sa labang ito. Tapos nag-turnovers pa nga daw sila kaya nag-take advantage lalo ang team ng Lakers in transition points. Tapos hindi pa nga daw maganda ang kanilang shooting kaya't mas lalong binilisan ng Lakers ang pace ng laban and then bumutok pa nga daw itong si D'Angelo Russell. Alam daw nilang maganda ang lalaroin ng team ng Lakers this game 6 tapos nasa home court pa nila kaso ang problema daw nila ay hindi nila minatch ang energy ng Lakers kaya't ayun natambakan nga sila maaga pa lamang. And well, mga idol, itong si Dillon Brooks ay tumakas nga na naman. Sabi nga ng reporter na wala na nga daw sa locker room nung pinayagan silang pumasok. So, another loss, another takas para nga dito kay Dillon Brooks sa interview ng mga reporter. Pero nung nanalo sila nung game 2, abay taas noong nagyayabang pa nga mga idol sa kanyang post-game interview. Pero anyways, yan nga ang reaksyon ni Anthony Coach Jenkins, Ja Morant at Desmond Bane sa kanilang pagkatalo sa Lakers.